Uy, kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mauwing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng sanlibutan na iyong binabago sa mga pagdiriwang naming ng iyong pagsagip sa tao, umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na aking pakay, maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanan ng kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nahuhulang, matuwa't magalak.
Mula sa libingang daydig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalantutunin at pasalamatan. Hindi nagtatagal iyong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luwa sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko't galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyon,
sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang inyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumalampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na linggo sa ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ating Ebanghelyo, tila binabalikan ni Jesus ang kanyang karanasan nang siya ay bumalik sa Nazareth. At sinasabi dito nang si Jesus ay pumunta sa Nazareth, sa bayan kung saan siya ay lumaki, siya ay hindi tinanggap. Tinanggihan siya ng kanyang mga kababayan at si Jesus na mismo ang nagkusang umalis. At ano pong tinuturo nito sa atin mga kapatid? Nang mga kababayan ni Jesus, tinanggihan ang grasya mula sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang grasya ng Diyos ay nag-uumapaw. Pero ang desisyon ay laging nasa atin kung tatanggapin natin ang grasya o tatanggihan. Ang mga kababayan ni Jesus, tinanggihan si Jesus at para na rin nilang tinanggihan ang grasya mula sa Diyos. Mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin sa atin pong patuloy na paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma. Hindi natin matatanggi ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin matatanggi ang pagpapala ng Diyos. Hindi natin matatanggi ang grasya mula sa Diyos. Hindi natin matatanggi ang kabutihan mula sa Diyos. Pero baka tayo ang nagtataboy sa Diyos. At oras na itinataboy natin ang kabutihan, pagpapala at biyaya ng Diyos, para na rin nating tinataboy ang grasya. Hindi ang Diyos ang nawawalan, ngunit tayong tumatanggi sa Diyos ang tunay na nawawalan. Kaya sino ba ang nawalan? Ang mga taga-Nazareth na mga kababayan ni Jesus o si Jesus? At sa buhay pananampalataya natin, oras na tinatanggihan natin ang Diyos, para na rin nating sinasabing tinatanggihan natin ang kanyang biyaya at grasya. Pangalawa, mapapansin po natin sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay pumunta sa Galilea. At sa Galilea, siya ay tinanggap ng napakaraming tao. Ngunit bakit kaya tinanggap si Jesus ng napakaraming tao? Dahil sabi sa ating Ebanghelyo, nung si Jesus ay nasa Jerusalem, nung araw ng Paskwa, nakita po nila doon ang kanyang ginawa. At ano po ba ang ginawa ni Jesus? Maraming mga kababalaghan, maraming milagro. Ang tubig, naging alak. Ano pa po? Bumuhay ng may sakit. Ano pa po? Nagpagaling ng napakaraming tao. Maraming milagro. Kaya yung mga tao sa Galilea, puno ng pagtanggap sa Panginoon. Kaya yung pinuno ng pamahalaan, yung isa sa mga pinuno ng pamahalaan, lumapit kay Jesus. At anong hiniling niya kay Jesus? Pagalingin yung kanyang naghihingalong anak. Pero anong sabi ni Jesus? Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at kababalagan, hindi kayo mananampalataya. Parang sa simula pa lamang, gustong ipamukha sa kanila ni Jesus, naniwala lang kayo kasi nakakita kayo ng milagro. Naniwala lang kayo kasi nakakita kayo ng kababalaghan.
Pero doon sa pinuno na naghihingalo yung kanyang anak, lumapit kay Jesus, nagmakaawa, at nung sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Nagtanong ho ba yung pinuno? Hindi. Bagkos dali-dali sang umalis. At nung siya ay malapit na sa kanilang tahanan, ang kanyang mga tauhan ay lumapit sa kanya at sinabing magaling na yung kanyang anak. At napagtanto nila, tinanong niya anong oras. Mag-aalauna po ng hapon kahapon. At anong sabi ng pinuno? Yan din ang oras na sinabihan ako ni Jesus na umuwi na ako at magaling na ang aking anak. Bakit nakatanggap ng pagpapala? Bakit nakatanggap ng grasa? Bakit nakatanggap ng kagalingan? Dahil nagtiwala kay Jesus. Dalawang mukha po ang ipinapakita ng Ebanghelyo. Ang nagtaboy at ang nagtiwala. Ang nagtaboy, tila nawawala ng grasya. Pero ang nagtitiwala, kailanman puno ng grasya. Uulitin ko po. Ang nagtiwala, kailanman puno ng grasya. Ang nagtiwala, puno ng pagpapala. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang ating mga puso sa araw na ito. Tayo ba yung tipong mananampalatayang nagtataboy sa grasya, nagtataboy kay Jesus? O tayo yung nakikinig kay Jesus at nagtitiwala? Dahil ang nagtitiwala, puno ng pagpapala at grasya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin natin, yan po ang ipanalangin natin. Nawa sa buhay natin, patuloy tayong magtiwala upang tayo ay patuloy na pagpalain ng grasya mula sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ang ating pong panalangin, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak
na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinemehas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
puso, tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaang masiphayo. Ikaw ang bugtong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Ang inoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Ako'y akayin sa daan matuwid, huwag nawang pahintulutang mabighani ng panandalian at wag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Siguwa sa aking kalooban yung masdan, pahupain ang bugso ng kalungkutan. Yakapin ang buong higpit iyong anak, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ilong. Announcement. Iniyahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion, tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili sa mga booth or tent sa may BPI Quezon Boulevard o Benedict Building, ground floor, Evangelista Suite, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang oras ng ating Finance Office, ting Lunes hanggang Huwebes,
at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Ting Biyernes at Linggo alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom pong pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na paikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya rin magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuhok ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.